Sa totoo lang, no, mga kapatid, mapapaisip ka talaga kung bakit ka ba i-ignorin ng isang lalaki, di ba? Especially kung maayos naman yung relasyon nyo, wala namang problema sa relasyon nyo, wala ka namang pagkukulang sa kanya, ginagawa mo nga yung best mo para lalo kayo maging close, mas magkaintindihan at mas maging malapit yung loob nyo sa isa't isa, di ba? Tapos bigla ka niyang i-ignore, bigla ka niyang di papansinin, bigla ka niyang i-chipwerahin, di ba? Makapaisip ka talaga kung anong pagkukulang na nagawa sa kanya, di ba? Ano yung mga pagkukulang mo sa kanya, di ba? Kaya para malinawan kayo, kapatid, kasi may mga qualities ng lalaki na nagiging dahilan kung bakit nila ini-ignore yung babae. At ito yung mga qualities, kapatid, na pwede niyong gawing red flags kapag napansin niyo na sa isang lalaki. Dahil garantisado, kapatid, na kapag ganito ang nakikita at nararamdaman mo sa kanya, kapag ini-ignore ka niya, ay hindi mo deserve na gawin siyang parte ng buhay. Kaya kung interesado kang malaman kung ano yung tatlong babanggitin ko dito, para kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang bagay, kapatid, na dahilan kung bakit ka talaga hindi pinapansin o ini-ignore all of the sudden ng taong pinili mo despite having good conversation with them kagabi at despite saying I love you na to each other, ay dahil feel niya na gwapo siya at naniniwala siya na pogi siya, na gwapo siya. Ang overconfident ang isang lalaki sa abilidad niya, sa kakayanan niya, sa itsura niya, sa appearance niya. Usually, ito yung nangyayari, diba? Na yung mga quality woman na darating sa buhay nila, ay hindi nila mapapahalagahan. Dahil, mas naghahanap sila ng simpatya, ng pansin, ng attention ng iba. Dahil, para sa kanila, ang gwapo-gwapo nila eh. Ang lakas ng dating nila, kapansin-pansin sila, deserve nila ng attention, diba? Kaya yung atensyon ng taong magbibigay sa kanya ng magandang future, which is ikaw yun, ay mai-ignore niya na. Kasi nga, masyado siyang confident sa sarili niya. Masyadong malaki yung tiwala niya sa sarili niya na hindi siya mawawalan, na forever siya magkakaroon, na hindi magbabago yung kung anong meron siya. Kaya kung napapansin mo na overconfident na yung taong napili mo, huwag ka na magtaka, kapatid. Kung bigla kang i-ignore niyan nang walang pasabi, bigla kang i-block, bigla kang hindi i-message, bigla mong malalaman na meron siyang iba. Dahil ganyan yung nararamdaman at gusto niya talagang gawin sa simula pa lang. And I hope hindi ka kabilang dito, kapatid. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is dahil hindi ka talaga niya gusto, ginagawa lang niya yung senaryo na nakikita mo at nararamdaman mo dahil possible, wala siyang choice. Gusto lang niyang malibang, gusto lang niyang paglaruan ka. Gusto lang niya yung feeling na may nag-aalala sa kanya, may nagbe-baby sa kanya, di ba? Kaya niya ginagawa ang lahat ng yun kahit hindi kanya gusto. Eh dahil para sa kanya talaga, kapatid, masakit man to o hindi, laruan ka lang. Kasi ano bang rason kung bakit ginugusto natin yung tao na hindi naman talaga natin gusto? Ang initial na maiisip mo dyan ay dahil wala ka lang choice. Diba? Kunyari, binubuyo ka ng mga kaibigan mo na gustuhin tong taong to kahit hindi mo naman talaga siya gusto. Magugustuhan mo na lang siya kasi nga binubuyo ka nila, diba? Sa taong yun. Kaya instead na totoo yung may paparamdam sa'yo ng lalaking pinili mo dahil akala mo gusto ka niya talaga, eh magda-doubt ka na. Mag-worry ka na at mag-overthink ka na dahil nakikita mo at nararamdaman mo na hindi talaga totoo yung pinapakita at pinaparamdam niya sa'yo, diba? Nagkakaroon ka ng intuition, kumbaga, na may something off sa relasyon. Kaya kung bigla kang i-ignore, bigla kang hindi pansinin, bigla kang i-block ng ganitong tao na nakikita mo o kapartner mo ngayon, then huwag ka na magtaka. Yun ay dahil hindi ka talaga niya gusto. At ang worst, which is yung number 3, katatlong dahilan kung bakit kanya ini-ignore, dahil meron talaga siyang iba. Yes, tama po yung narinig nyo. Meron siyang iba. At gaya niya ginagawa yan na pinagsasabay niya kayong dalawa ay dahil gusto talaga niya ng atensyon na naibibigay sa kanya. Siguro dahil iniisip nga niya na gwapo siya, na overconfident siya, at
kahit hindi ka talaga niya gusto, eh gugustuhin ka na lang niya kasi nga, mahal mo siya, gusto mo siya, at gagawin mo ang lahat para sa kanya. Na kahit na meron siyang iba, eh magpapakatanga ka. Yan yung ikatlong dahilan kung bakit ka ini-ignore ng lalaki. Eh dahil meron talaga siyang ibang mahal at hindi ikaw yun. At kaya ka lang niya pinasok sa buhay niya ay dahil no choice siya o gusto ka niyang paglaruan. Which is nangyayari sa karamihan ng mga kababayan natin. Nakakalungkot isipin na nagiging mindset na to ng mga kalalakihan nowadays. Well, let me remind you, kapatid. Ikaw ang gagawa ng hinaharap mo. Now, kung ipe-perceive mo yung mga bagay-bagay na nakikita mo at nararamdaman mo sa ibang tao as a negative, then yung future na makikita at ma-experience mo, e negative din. So, kung babalik na rin mo yun, kapatid, kung titingnan mo yung mga bagay na negatibong magagawa sa'yo ng ibang tao, as a positive things, na ito yung makakatulong sa akin na mag-grow, ito yung magiging dahilan kung bakit ako nagiging matatag, then yung future mo is magiging brighter, mag-grow, mas magiging maganda, at mas magiging positibo. Kaya kung may mga tao kang may encounter na ganito ang ipaparamdam sa'yo, nasa sa'yo kapatid kung babawi ka ba sa kanila o hindi. Again, balik tayo sa golden rule, kung ayaw mong gawin ulit sa'yo yung bagay na gusto mong gawin sa iba, huwag mo na lang gawin, kapatid. Dahil hindi makakatulong sa'yo, sa moral mo at sa pagkatao mo. Kung isusumpa mo, kagagalitan mo at tataniman mo ng puot yung puso mo dahil sa nagawa ng ibang tao sa'yo. Magpakatatag ka, kapatid. Worthy kang mahalin. Hindi ka lang napunta siguro sa tamang tao, pero sigurado ako sa mga susunod na relasyon mo, kung handa kang i-open yung puso at isipan mo, makakapili ka rin ng tao na deserve ka, deserve mo makasama. And I hope you can wait for that and you can be strong to achieve that. Hope nakatulong tong video na to sa inyo. If nakatulong nga naman, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan ng video na to para nakatulong na kayo sa kanila. Tulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko, Maraming salamat po sa palagi niyong panonood at pag-suporta. Kung bago pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa ina. So ayun na nga mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. And I will see you all my next video. Ingat ka dyan palagi, kapatid. May God bless you. Peace. Golden.